Good morning, guys. This is Jomar Hilario. Please let me know if you can hear me by typing the word. Yes, I can hear you. It's a marvelous life. Type niyo, haba, para masaya. Now you're going to discover the five life-changing questions that Michael De Los Santos asked himself before he started his working on his virtual career. Mike has a unique situation because he is not in Luzon. He is actually living in Lapu-Lapu City in Cebu. Province of Cebu. So this is very interesting. You have somebody here who in Manila did not get a Manila education. It's very interesting. Plus, of course, we are talking about a single parent right now. Mike, as I understand, is single. He's not a parent. Mike, single ka ba at parent or single? Alam ko single lang. Hello? Okay lang ba? Hello, single, single talaga. Single. So very, very exceptional. For those who don't know, most of the people who listen, a lot of people who listen to me are single parents. So that's not an incredible thing. It's actually a very, very common thing. A sad, sad commentary of the life of that we are living here in this country. Because, grabe, ang daming single parents sa Pilipinas, nakakalungkot, di ba? So let's move on. And let me just give you a short introduction to myself. For those who don't know me, I am Jomar Hilario. I teach people how to make money from the internet using two things lang. The first one being work from home as a online marketer, and the second one is work from home as a virtual professional. Okay, and our topic tonight is becoming a virtual professional. And we have here right now Mike, who is a virtual professional. Recently lang, okay? So I have a book coming out next week sa International Book sa Manila, Virtual Career. We're gonna discuss that with us to the end of the webinar, okay ba? So if you can hear me, nobody can hear me yet. Hi guys, if you can hear me, you need to type the words, yes, I wanna live a marvelous life. Mike, hindi muna tayo magsa-start habang I know somebody can hear me, okay? Okay. Kasi wala eh, walang nag-yes, so I have to make sure. Thank you very much. You need sound checks. I hate doing sound checks because it's really bad for video that people listen first to our sound check and you really have to delete it. But last time I did a webinar, there was a bad sound and people weren't able to hear it. So let's start, guys. Let's discover the five life-changing questions you need to ask yourself before you start your webinar. Your virtual career. Sorry for that. Okay. So Mike, take it away. This is a presentation from Mike De Los Santos. At the end of the presentation, you need to prepare yourself to ask questions from Mike. Anything goes, anything you want clarified regarding the life of Mike, then let's do that. You go ask him, okay? Teka lang, before Mike takes the floor, just want to put a frame around what we are doing here. Why are we doing this, okay? So here it is, okay? So my vision for you tonight is that you will live a life where you will get more hugs and kisses from your family, okay? And then you will also travel and work anywhere you want. So that's my vision. And then
you can earn six-figure incomes doing part-time work sa bahay. That's my third vision. And my fourth vision is that you will become a winner in life. So we're not just talking money here, we're talking about every aspect of your life, including your health. So if you guys are thinking of resigning and really enjoying real freedom, you know, in every definition, hindi lang pera, then if this is your dream, then pay attention. We have somebody who's living the dream. And if you are a person who knows what it means to become successful, then you should listen to people who have done what you want to do, like Michael De Los Santos here. So, Mike, can you say a hello to everyone in both Cebuano, Bisaya, and whatever you know? Hello. Sa English yon. So, hello sa mga sa webinar attendees sa live, tapos yun sa webinar replay attend viewers din. So, okay lang ba yung audio ko, Jomar? Yep, perfect. Go ahead. Okay, so thank you, Jomar, for inviting me. So, akala ko hindi maganda yung audio ko kasi umuulan ngayon na sa dito sa Cebu. So, kaninang umaga pa lang umuulan na. So, my topic is discover the life, five life-changing questions you need to ask yourself before you start your virtual career. But before we go deeper in our topic for tonight, let me share to you my background muna, okay? So I'm 25 years old, so I'm running 26 next month, October. So my previous job is materials development engineer. So parang geeky stuff yung previous job ko. I work in a semiconductor manufacturing company here in Cebu. Nag-iisa lang siya sa Cebu. Tapos yung headquarters namin sa California, sa Silicon Valley. So, in history, sa yung company ko, yun yung isa sa mga founder ng Silicon Valley. Okay? So, yun yung nandun yung Google, yung Facebook, nandun din yung headquarters sa Silicon Valley. Okay? So, ako yung nagqualify ng raw material suppliers ng manufacturing plant namin. So, okay. So, yung mga suppliers dun nakaluhod sa akin. Noon yun. Pero ngayon, hindi na. Okay, so, civil status, single, current location sa Cebu. Pero yung hometown ko talaga is Bohol. So, my mother is from Bohol, yung sa Chocolate Hills. Yung father ko ay sa Cebu. So, hybrid ako ng Boholano at Cebuano. Okay, so my current job as a virtual professional, Facebook ads and landing page expert. Okay, so sa next slide na, Jomar. Okay, so my family, so ako yung panganay, so my mother is on the right side. Yung nagka iisang brother ko sa left side, tapos yung sister ko. So tatlo lang kami. So, and then on the next slide, yung girlfriend ko. So hindi po yung isda na malaki. yun yung babaeng nakaputi. So teacher siya sa public kindergarten teacher. Tapos mahilig kaming kumain ng boodle fight na good for four, pero kami lang dalawang kumakain. Okay, so hindi naman siguro halata sa mga katawan namin. Okay, so after that, let's go to the timeline from me graduating in college to being a virtual professional. Okay, so year 2011, I graduated college, and then I graduated with honors po, cum laude. Engineering po yung course ko, electronics engineering. But I included this honors of mine, but I am not bragging about myself. But
this is really a statement for those people na nagsasabi na yung mga taong nagtatrabaho sa bahay, yung mga nag-work from home, ay mga walang pag-asa, takot mag-apply sa office jobs, or yung mga tamad, sabi nila, yung mga nega na tao dyan. So, for me, people working from home are members of elite class of workforce in the society. Para sa akin yon. And they create their own path to success. So, yun yung sabihin nyo sa mga taong nega sa trabaho sa work, working from home, okay? So, yun yung realization ko, yung pagpasok ko sa being a virtual professional. Noong 2014, virtual assistant pa yon. So, ngayon, virtual professional na. Okay ba yung fang defense nyo sa mga nega na tao? Yung ginawa ko lang. Okay, so for the year 2013, I discovered Jomar because of Bo Sanchez. So kasi yung 2013, I was already hired sa previous job ko, and then I was already receiving a regular salary. So I researched in the internet how to save, how to invest. Tapos na-discover ko si Brother Bo, and then Brother Bo introduced me to Jomar. So meron na, tapos nalaman ko yung mga work from home, ganyan. Pero pinalampas ko lang kasi para sa akin, hindi naman yun para sa akin yung work from home. Kasi I'm already working as a full-time employee, tapos manufacturing pa yon. So okay, wala lang. Additional info ko na lang yun na merong Bo Sanchez, tapos meron ding Jomar, tapos may work from home. So, year 2014, I was really enjoying my employment career. So, one of the highlights is that I won best presenter in my previous company. Mayroon kaming mga technical symposiums sa previous company lang. So I won best presenter. So but I, pero hindi yung paper ko, hindi yung best paper, yun yung napala no, yung babaeng nasa tabi ko, siya yung naka sa yung nakakuha ng best paper. Pero ako yung best presenter. So parang okay. So yun yung parang highlights ng being a employed ko sa from materials development engineer. So parang talagang wala sa mind ko na mag-work from home noon. Kasi ang ganda na ng career ko noon. Tapos ang supportive pa nung mga colleagues ko, tapos yung mga managers ko noon. But year 2014, so ito na yon, the turning point. So here comes year 2014. It's my third year as an employee yung sa previous company ko, and then I made a realization. Hindi lang one time ha, so parang every other day, or it came to my mind na I imagined na 10 years from now, if I still work as a full-time employee, I realized that most likely 90% I will have the same work lifestyle with my seniors, my managers. But I don't say that I don't like them. What I don't like is the lifestyle, yung amount of stress ng trabaho. Yun yung talagang nakapag-trigger ng turning point ko. So I said to myself that I have still chance to change the future. So yun yung nag-trigger. So after that, I decided... the November 2014, I resigned from an 8-to-5 job, and then October 2014, I resigned. Last day ko
the day before or the week before the All Souls Day and All Saints Day. And then November 2014, I downloaded VA 2013, yun yung outdated or previous na training ni Jomar sa Date with Freedom. Yun yung outdated na training ni Jomar, yung VA 2013. Tapos I downloaded also VA 22, yung pang Facebook ads. So sa VA 22, tuturuan kayo ng paano gumawa ng Facebook ads, landing pages. So ano, paano i-connect yung landing page at Facebook ads. Tapos ano yung psychology behind kung yung mga strategy, the psychology behind sa Facebook ads. Hindi lang yung technical, so nandun yung strategy at psychology din. So December 2014, I got my first gig. Happy ako noon, pero meron palang problema. Kasi yung first gig ko, yung client ko, wala pala siyang license to sell yung product niya sa country niya. So sabi niya, okay, I need to get a license muna and then I'll contact you when I got the license already. But sad to say, until now, hindi pa siya nakakuha ng license. So I lose hope na lang na okay, wala na talaga tong client na to. So days after, I got another gig. So until now, that gig I still got that. So right now, I'm taking instant virtual skills ni Jomar. Okay. So sa next slide na Sir Jomar. So I think okay na yung background ko. Let's go to our main topic, which is discover the 5 life-changing questions you need to ask yourself before you start your virtual career. So, first question, ito na yon. Mike, sandali lang ha. Everybody, okay. I'm going to introduce biglaan, you know, something very, very new today. We actually started this before. Ito. So, Mike is about to teach you yung inisip niya nung nagsimula siya as a virtual profession. Magsisimula. So, this is very critical for everyone to understand. This Mike has gone before you. So, na-experience niya na yung experiencing niyo pa. And you have now the privilege to get into the way na paano nakiisip si Mike nung nagsimula siya. So it's important that you take notes, right? So go to the chat room right now and click on that link. That's where you're going to put in the notes. Every time we have a webinar, you will be taking notes. If you want to share your notes to the world, we will just put your first name, not your full name. Then this is where you put your notes, okay? So this is a very new thing. Kami lang ang gumagawa nito sa buong mundo. We're now putting public notes while you're doing the webinar. So you go to the chat room, nandun yung notes. So once nagsimula si Mike sa first question niya, tapos meron kayong naisip, di ba? Isulat nyo doon yung mga lessons nyo. Parehong-parehong lessons, okay lang. But mas maganda yung realizations nyo na natutunan nyo from what Mike is sharing. It's very important because it's very rare that you will get into the mind of the person who's about to do who's done what you're about to do. And it's very recent. So, balik na sa'yo. Mike, here's the first question. So, first question. So, can I become a highly paid virtual professional? So, basically, ito talaga yung, para sa akin, yung parang first question talaga na napunta sa utak ko noon. Kasi para sa akin, it's really different from my previous industry and then it's really new to me. So parang, kaya ko ba to? So first talaga question, can I do this? And then the second, parang
if can this give me the same amount of money that I am earning now? So parang ganyan, or can I excel or can I earn higher than my current job? So yun yung parang nasa isip ko noon. Then my answer is, so my answer, if you say yes, you can. But if you say no, you can't. So parang simple talaga yung answers ko, no? Para yun lang. So, but para sa akin, talagang importante ito na answer. Kasi based on my experience, from my previous slides that I discovered Jomar year 2013, and then I knew about working from home, ganyan. But in my mind, talagang sinabi ko na hindi para sa akin yung work from home kasi I'm already working, so why go there? So talagang I say no to myself. So walang nangyari. But after the turning point, I told myself, I can do this. It is really possible. So after that, I'm here sharing my experience to you. That's it. If I said yes to myself and I after it, the rest is history. Yun na. Nandito na ako sa webinar, nagsishare ng experience ko. So I did it. So nagawa kong maging virtual professional, tapos nagawa ko pang maging highly paid virtual professional, earning more than my previous job. Tapos FYI din, so yung previous job ko din, malaki talaga yung compensation niya compared to other positions, kasi parang hindi basta-basta yun yung manufacturing, tapos mga chips pa. So yun, nagawa kong if you say yes, you can, but if you say no, you can't. Okay? So the second question that is you must answer is that, what will I do before and after resigning in my 8-to-5 job? Okay, so parang specific talaga to na question. Tapos importante to kasi it avoids yung too much honeymoon period after resigning. Kasi kapag nagre-resign ka na, sinasabi mo na freedom. Yun, so yung sa isip mo, pasyal-pasyal na, gala-gala, relax-relax na, parang nawawala ka na sa goal mo na kaya nag-resign ka para maging virtual professional. So kailangan i-answer mo to, kailangan para i-avoid mo yung too much honeymoon period. Okay? So my answer is, before resignation, you create a work plan. Okay? Simple lang. It's a work plan. So in other words, parang plano. Before resignation, meron ka ng specific plan kung anong gagawin mo. Specific. Yung sa akin, plinano ko na kapag morning, I planned na kapag morning, magpa-plano ako for the whole day. Yun yung plano ko. So, nire-review ko yung activities ko for the day. So, kailangan in the morning, ito yung matatapos ko. In the evening, kailangan ito yung matatapos ko. Tapos, after in the evening, anong gagawin ko? Yun yung plinano ko before resignation. Tapos, kung hindi nyo kayang, baka hindi nyo used na magplano specific, so go less specific. You can do this weekly. So plano mo for the first week, kailangan sa assignments 4 articles yung matapos mo,
or ito yung itong specific assignment sa Date with Freedom or VA to 2013 yung matapos mo, talagang meron kang plan ahead. Hindi dapat na, hindi yung resign ka na, yun lang yung magpaplano ka na. Yun pa, hindi yun. Kailangan before resignation, you create a work plan, okay? So, after resignation, what you will do? So, after resignation, you follow your work plan, okay? So, kailangan, kasi meron ka ng work plan, kailangan isundin mo yon. So, yung mga after resignation mo, kasi yung time mo. Hello, Jomar. Next slide na po tayo. No! You need to tell us anong laman ng work plan mo. Thank you. Oh, ganun ba? Okay. So, work plan. So, yung pagka-resign, before resignation ko, yung ginawa ko, plinano ko na my first Monday after resignation, kailangan mag-start na akong mag-view ng mga videos. So, plinano ko na for the first week, kailangan matapos ko yung videos. Okay, so the second week, assignments. Pero kailangan hindi lahat ng assignments. So kasi alam naman natin na learning curve ba yung the second week. So sa style yung ginawa ko, first week kailangan matapos yung videos. Second week, when I discovered na 10 articles pala yung gagawin. So I planned na at least 2 to 3 articles yung matapos ko, and then the next and so on for the next weeks. Yung mga sa susunod na weeks, so 2 to 3 articles. So kailangan may plano ko noon. So but in my daily, so ang ginawa ko sa morning, parang meron na akong activities noon. So sa morning pag I think 5 to 5:30 review my activities for that day, and then afterwards makikinig ako ng mga talks ni Jim Rohn or ni Jomar, yung mga hindi yung training, yung mga past webinars, yun yung ginagawa ko noon. So at least meron akong additional information kung ano yung ginawa ng ibang nauna sa akin. Yun yung ginawa ko. So, and then, at 8, I start na gumawa ng mga articles. Then, I stop at 11, kain ako, tapos balik at 1. And then, hanggang 5 na yon, gawa ng articles talaga. Kasi, parang gawa ko ng articles noon, concentrated ako kasi yung ginawa ko sa sarili ko after I resign, I moved to my brother's boarding house. Tapos in-isolate ko yung sarili ko for 1 month. Literally. Kasi when I wake up, parang hindi ako lumalabas noon ng kwarto. Lumalabas na ako kapag kumakain. Kasi meron na talaga akong plano noon. So, yun yung nasa work plan ko noon. Yun yung nasa isip ko before I resign na kailangan i-isolate ko yung sarili ko kasi I need to complete this. I need to become a virtual professional after 1 month lang. After my resignation. Yun yung plano ko talaga. So, first week, kailangan tapos ko na yung videos. Second week, articles. Then the next week, additional articles. And then, tapos na at the fourth week. Yun yung plano ko talaga. So, okay ba yun? Parang klaro ba yung work plan ko? Yeah, that's good. There's a question?
Mike, how many months before resignation mo ginawa yung work plan? Or essentially, kailan mo ginawa yung work plan? Basically, hindi siya one time na parang, okay, gawa ko ng work plan ngayon. Ito na yung plan ko, ganyan. So basically, I resigned 2013, October 2014. So parang, hindi ko siya one time. So ang ginawa ko, parang in-assess ko muna in terms of sa money in my pocket pa noon, kasi sinabi ko na okay, ano ba yung natitirang money ko, ayun yung parang funds ko, so plinano ko nga yung funds ko 1 month lang. So okay, so 1 month na yung plano, yung funds ko, so after 1 month wala na akong pera. So okay, so I started it at, so kasi 1 month na na 1 month lang yung pera ko, kailangan 1 month kumpleto na yung lahat ng assignments ko, yon. Tapos parang iniisa-isa ko muna, parang hindi siya one time na ito yung talaga yung plano, parang may plano ko, tapos for the next week or the next day nire-review ko yung plano ko. Okay, sakto pa yung plano ko sa in terms of money in my pocket, sa yung current situation. Tapos yun yung ginawa ko. Hindi siya one time. Okay ba yung answer ko? Okay, pwede na. Ganda. Galing. So sinabi mo na din sa amin na isang buwan lang ang emergency fund mo. That's crazy, but that's honest. So let's move on. Yes. Yeah, kasi move on ka na. Okay, so I think na-answer na natin yung after resignation. So after resignation, you follow the work plan, yun. Tuloy na. So, okay, so let's go to question number 3. Okay. Oh, yun yung may answers after. So question number 3. So how can I focus? I am overwhelmed. So, ito yung common questions ng mga gumagawa ng mga yung mga assignments natin. Kasi ito yung din yung experience ko noon. Kasi ang dami. Eh, hindi ako, wala akong experience na gumawa ng vlogs, tapos articles pa. So okay, gagawa ko ng 10. Tapos articles pa. Tapos slides pa noon. Kailangan yung articles mo may 100 slides at least. So parang hindi ka ako makafocus nito kung ang dami nito. Parang overwhelmed ako noon. So even yung mga nagtatrabaho na as virtual professional, meron ding problema sometimes in focusing sa work, di ba? So I think normal naman sigurong ma-autofocus minsan. Pero kailangan, meron kang pangontra para ma-refocus ka ulit. Okay? So, my answer for that. So, my answer for question number 3. Tell your peers and family that you should not be disturbed and they need to support you in your biggest life project. Okay? So, baka nagtatanong kayo kung bakit peers and family. Kasi I believe na aside of your thoughts, your peers and family mostly affects your state of focus. So, for example, yung nangyari sa akin tapos yung sa kapatid ko, when I was working in my assignments, sabi niya sa akin, totoo ba yan? Sure na meron talagang pera dyan?
Hindi tayo totoo. Hindi tayo nag-e-exist. Amen. Oh, yun yung parang bottom line ng question ng brother ko noon. So, after that, sabi ko sa sarili ko, ay, yung family member ko hindi sinusupport. Parang meron siyang pagdududa sa ginagawa ko. So, but basically, ginagawa ko to para sa family ko din. So, parang may doubt, may self-doubt na sa sarili ko, yun sa inside ko. Tapos parang na-out of focus na ako doon. So, yun yung parang reason ko kung bakit kailangan mong sabihin sa peers and family mo na talagang you need support from your biggest life project. So, ano yung ginawa ko para ma-convince sila para supportahan ako ng family ko. So, first, dun ginawa ko sa brother ko, habang ginagawa ko yung assignments ko, pinapakita ko sa kanya. So, sabi ko, Mark, kasi Mark yung name ng brother ko. So, Mark, ito yung ginagawa kong articles. Kailangan kong gumawa ng 10, tapos kompleto na ako sa 3. Tapos, each article, kailangan may 100 slides at least. So, pinapakita ko sa niya, okay. Tapos pinapakita ko sa kanya yung mga webinars na pampast virtual professionals na yun nag-earn na. So, tingnan mo to. Merong mga past students si Jomar. Okay. Tapos, yung after I got my first client, kasi yung biggest na ginawa ko, yung client ko kasi, mayroong parang emergency gig. Photoshop ata yun. Photoshop. Tapos yung brother ko, magaling sa Photoshop. So, ginawa ko, nirecommend ko yung brother ko sa client ko. Okay, client, yung brother ko magaling sa Photoshop. Tapos yung Photoshop naman, yung gig, letra lang yan ng book cover. Tapos isa lang letra yung parang minimal changes lang ba? So sinabi ko sa client ko, i-hire mo na lang yung brother ko. Tapos yung brother ko, nasa likod, gumagawa ng program kasi IT yung brother ko. So sabi ng brother ko, sige! So, basically, ginawa niya yung gig, tapos naka-earn pa yung brother ko ng at least 25 ata yon. So, happy yung brother ko. So, parang na-prove ko sa kanya na working from home really true and you can really earn. So, parang na-convince ko yung brother ko na talagang totohanan talaga itong ginagawa ko. Yun yung ginawa ko sa brother ko. Tapos, yun sa mother ko, every week, kinikwento ko sa kanya yung mga nagawa kong mga articles. Basically, kung ilang articles na yung nagawa ko, ilan na lang ang kulang, ganyan. Tapos, sinasabi ko sa mother ko, malaking kita ito ma. Tapos, mas malaki pa yung kikitain ko dito. So, sabi ng mama ko, okay. So basically hanggang ngayon kinukumusta pa niya yung mga clients ko. Hindi na niya ako kinukumusta yung clients na kinukumusta niya. So yung last na uwi ko sa Bohol, so sabi niya, ilang clients ka na ngayon? So sabi ko, mga marami-rami din ma. So mabait ba yung clients mo? Oh, mabait ma. Hindi nga nagagalit kapag hindi ako nagtatrabaho sa magaling. So yun yung parang banding namin, pinag-uusapan namin yung clients ko. So parang yun yung strategy ko para ma-convince yung family ko. Yun, hindi ko na sinasabi na yung sa mother ko, hindi na specific yung anong gagawin. Parang yun ng level na ano yung maiintindihan nila na kikita ka ng malaki, ganyan. Tapos sabihin mo na, ma, ito yun na yung nagawa ko. Tapos
makukumpleto ko na. Tapos sinasabi ko na, baka after 1 week ma, mayroon akong client, nakakatuo, at least, naiisip ng family mo na meron kang ginagawa. Yan yung strategy ko nun. Kaya hanggang ngayon, si Mother, puro na lang clients yung pinag-uusapan namin kapag nag-uusap kami. So, yun. Panalo na yun. Okay lang ba? Parang napahaba yung answers ko. they love that. So, more of that. Okay, so I think we should go to the next question. What if I lose hope in the middle of the training? So, yon. I also experienced this stage na parang nawalan ka na ng pag-asa. Basically, kasi ang dami ding gagawin. And honestly, talagang marami talaga. So, ang ginawa ko noon, which is my answer, is that my answer for this question, ang ginawa ko, I regularly revisit and remind. My answer is regularly revisit and remind yourself about your ultimate life goals, which basically, yun ding yung ginawa ko noon. So, yung daily activity ko na every morning na chine-check ko yung plans ko for activities ko for the whole day, the week, first thing in the morning, first noon sa notebook ko, meron man nakasulat yung mga ultimate goals, kung bakit, yung mga parang yung kailangan may bahay ka na for after 5 years or 3 years, ganyan. For example lang ha, na ultimate goal, nire-remind ko yung sarili ko na ano ba talaga yung, bakit ba ginagawa mo yung itong virtual professional na to? Bakit mo ba ginagawa to? So, basically, bottom line, remind yourself about your ultimate life goal. So, every morning, binabasa ko yung ultimate goals ko. Tapos, nadagdagan pa yon kasi yung sa instant virtual skills ni Jomar, yung affirmations, if I'm not mistaken, na affirmation. So, dinagdagan pa yun ng affirmations. So, example ng affirmations na I love money and money loves me. Ganyan. So, yun yung mga sinasabi ko sa sarili ko every morning. Tapos, the night before I sleep. The moment before I sleep. Hindi para night before sleep. So, yun. Regularly revisit and remind yourself about your ultimate life goals. Yun yung question, answer ko for question number 4. Okay ba? So, question number 5. So, question number 5, which is, how will I stand out from others? So, yun. Well, basically, alam natin na kahit sa online world, napakatindi yung competition. So, hindi lang Filipino to Filipino, meron ding from Pakistan, from other countries. Ganyan. So, yung nakita ko, may mga Pakistani na nire-rate nila $1 per hour sus Mario Josep. Paano mo yun kukontrahin? Talagang hindi, kung hindi ka mag-training ni Jomar, hindi mo alam kung paano kukontrahin yon. So, kailangan mo mag-training. Okay? So, and it does not mean na if you just complete the assignments ni Jomar, clients will immediately rush to you.
So, kailangan may gawin ka na mag-stand out ka from other applicants or for the specific job, di ba? So, my answer is that, next slide na Sir Jomar for the answer para makita nila. So, okay. So, walk the extra mile. So, in every task given to you. And, which is the second answer, may second answer pa po. So, okay. So, follow Jomar's lessons and assignments. Okay. So, for example, ng extra mile. So, para malaman nyo, ano ba yung extra mile. So, sample sa yung ginawa ko. Okay. So, nung gumagawa pa ko ng mga letters, yung application letters para sa Upwork, oldest pa nun, sabi ko, yung application letters, para namang walang nangyayari sa mga application letters na sinesend ko. So, sabi ko, ano bang pwedeng gawin natin, no? So, yung extra mile na ginawa ko, tinest ko yung mga application letters ko. So, for example, for this specific client, ganito yung sabihin ko. Mayroong parang specific na words na sasabihin nasa letters ko. So, yung sa application letter ko. So, and then, in the next client, iba din yung sinasabi ko sa letter. So, tapos, kino-compare ko. So, itong type na letter, maraming nagre-reply. So, okay. So, ano bang difference ng dalawa? So, okay. Ito pala yung difference ng dalawang letter na ginawa ko. So, yun yung extra mile na ginawa ko. So, I tested my application letters. Hindi lang siya parang regular application letters sa office job, yung sa mga yung nakikita natin sa parang nag-a-apply ka lang ng sa office jobs or yung sa mga regular application letters na parang general application letter lang. So for each client, kailangan specific siya. So yun yung na-discover ko dahil sa extra mile na ginawa ko. So, kung hindi ko ginawa yung extra mile, baka hindi pa ako nakakuha ng client hanggang noon. So, hanggang ngayon. So, yun yung example ng extra mile. So, yun yung ginawa ko. Tapos, about sa second answer ko na follow Jomar's lessons and assignments, yung sa mga tao dyan na parating nang umaattend ng webinar na sinasabi din sa ibang webinar guest na follow Jomar's lessons and assignments, yung parang nagsasawa na sa sinasabi nila na follow Jomar's lessons and assignments, well, let me give you parang metaphor or parang description or parang proof sa iyo. Sa inyo na bakit talagang kailangan talagang i-follow yung Jomar's lessons and assignments. Kasi ganito yon. Imagine nyo na kayong mga virtual professionals or yung mga taong gustong mga mag-virtual professionals, nasa gubat kayo. Tapos, meron kayong bolo. Tapos, chinachap yung mga damo or mga kahoy na nasa harap nyo. Tapos si Jomar, siya yung taong mayroong hagdanan. Tapos inaakyat niya yung mga puno. Tapos siya yung nagsusurvey sa gubat kung saan pupunta. So, yung mga lessons ni Jomar, kailangan sundin na yun kasi galing yun sa survey niya sa kagubatan. Yung kagubatan, yun yung online world. So, yung mga puno na sinisibat nyo or yung mga damong binobolo nyo, yun yung mga challenges sa online world. So si Jomar yung parang leader natin na doon, punta tayo doon kasi mas maganda doon na
direction sa online world. Yun yung parang sample ko nun. So, kailangan i-follow natin Jomar's lessons and assignments. Yun. So, that's it. Yun yung 5 questions na kailangan i-answer natin. Bigay ka daw ng ano, Mike, bigay ka ng sample na lessons na para sa'yo nakatulong. Ay, 3 lang. A specific lesson? Or parang life lang na lesson? Specific lesson. Specific. So, specific. For example, sa Facebook ads, sa VA to sa natutunan ko noon doon sa VA to na paano gumawa ng tamang Facebook ad. Kasi kung kahit mag YouTube ka ata, malalaman mo kung paano gumawa ng Facebook ad talaga kahit sa YouTube lang. But kung punta ka ng VA 202, malalaman mo kung ano talaga ang tama. Yung parang yung psychology behind, yung bakit red yung font ng sa words na sa image, bakit yun yung nasa image, yun yung pinaka-importante na lessons yun sa VA 202 na natutunan ko, which is napaka-helpful sa current gig ko ngayon kasi ako yung gumagawa ng Facebook ads, tapos yung client ko pa, hindi siya medyo techie. So kapag gumagawa ko ng Facebook ads, pinipresent ko sa kanya, approve lang siya ng approve. So, sa part ko, kailangan alam ko yung ginagawa ko, kung bakit, ano yung reason behind sa ads ko. Kasi kahit kung hindi ako matinong Facebook ads creator, kahit ano-ano lang yung ipresent ko sa client ko, tapos basically, hindi yun mag-work. So, kailangan thanks to VA202, alam ko yung psychology behind, the strategy behind sa Facebook ads. Hindi lang sa pag-create, but yung strategy. So, kailangan confident ako na i-present ko to sa client ko pagkatapos, after the campaign or after the ads are served, ma-meet yung objective ng client. So, yun yung isa sa mga important lessons. Tapos, one lesson is yung kailangan may regular audiobook. Yun. Kasi parang kailangan may continuous learning ka. So, may account ako sa Audible na monthly, mayroon akong monthly subscription. So, the reason behind nun, pagkatapos kong mag VA 2013, VA 202, so lesson from Jomar na kailangan may continuous education ka, you need to invest yourself para hindi stagnant, tapos continuous improvement to yourself para mag-stand out ka sa others. Yan. Tapos nakikwento mo yung lessons mo ay yung na-learn mo sa client mo. Yun yung ginagawa ko ngayon. Nagkikwentuhan kami ng client ko about ni Amy Porterfield, yung mga sikat sa online world. Yan, tapos yung isang client ko pa isa din siyang parang Jomar siya. Parang ikaw din siya, Jomar, na meron siyang work, tapos nag-resign lang siya. Meron siyang parang online work, online business. Tapos yung parang nag-boom na yung online business niya, nag-resign siya. Yun. So recently lang yun, parang ganyan. So I think yun yung mga important lessons na na-learn ko.
Okay, thank you very much for the sharing, Mr. Mike. And thank you guys for asking questions. Meron tanong Mike si Alma, tanong niya sa'yo before I just tell them more about the book and the upcoming activities. Tanong ni Alma, how do you sell yourself as a newbie virtual assistant given your experience is mostly from the corporate world? So, ang tanong lang talaga dyan, how do you sell yourself? So, go. Yung ginawa ko noon, yung sa first gig ko talaga, kasi yung, di ba, napansin nyo yung sa presentation ko, VA 2013, first, then VA 2002. So, yung ginawa ko, sa VA 2013, hindi ko ginawa lahat yung assignments, yung 10 articles. Ang ginawa ko, VA 2013, 5 articles lang, tapos sa VA 2002, kasi meron ding articles yun kung yung hindi nakakaalam, kinumpleto ko lahat yung VA 2013. Okay? So, VA 2002, sorry. So, kinumbine ko sa isang blog, sa isang blog site. Tapos, parang pinakita ko sa parang ina-applyan ko na alam ko yung VA, yung Facebook ads. So, tapos, kasi alam ko na yung VA 2013, parang ang dami ng may alam kong mga general na mga, yung parang general VA, ganyan. So, I think marami na noon. So, parang sinabi ko sa sarili ko, parang hindi, wala na akong parang low probability na ma-hire ako sa kapag VA 2013 lang. So, kinuha ko yung VA 2002. So, kinumpleto ko yung VA 2002. Tapos, kinumbine ko yung assignments ko sa 2013. Tapos, VA 2002. Tapos, pinakita ko sa, basically, bottom line, ipakita mo yung assignments mo. Kasi yun yung proof mo na kaya mo yung ipapagawa ng client mo. So, that's, yun yung ginawa ko para isell ko yung sarili ko. Yun. Tapos, parang hindi ako nagkuan, hindi ko sinabi na meron akong corporate na background. Yun, parang yung mga not related na background, pag nag-uusap kayo ng client during interview, hindi ko sinasabi yon. Talagang kung ano yung kailangan niya, ipakita ko using my blogs, and then I study kung ano ba talaga yung gusto niya before yung interview. Yun. Kasi basically, kasi ang dami ko ng interviews na ginawa with other clients, tapos parang nakita ko na ito lang pala yung kinukuha nila na parang ina-ask nila sa akin yung kung ano na talaga yung nasa posting nila, yun din yung ina-ask nila. Yun, so inaaral ko bago mag-interview. Tapos use your blog as your proof na kaya mong gawin yung pinapagawa nila. Yun yung ginawa ko. Yun, ang galing. O yan, nakuha niyo yung sagot, ha? Hindi mo gagamitin yung employment mo. Not even, you don't even bring it up, na newbie ka, di ba? Hindi yun ang importante sa kanila. Importante lang sa kanila, hindi ka luma. Alam mo kung anong gagawin mo. Yun lang yun. Newbie, oldie, doesn't matter at all. Di ba, Mike? Yes. Mm-hmm. Yun, kung tanungin ka ng client kung ano yung previous day, yun yung isagot mo. Wag ikaw yung unang magsabi. Yung okay ba? Okay yun. So for those people who's asking, ano ba yung training na sinutukoy ni Mike? Dalawa kasi yun. Okay? I'm going to tell you the first one. The first one is the downloadable version of the Date with Freedom. Actually yun na tayo. Okay. Okay. Ay, sige. Okay. Mike, mag-ano ka muna. Hindi to inattenda ni Mike. Ang inattenda niya yung luma.
in 2013. This is the brand new version, the 2015 version of what Mike attended. Okay, so just very quickly, what is this? It allows you to answer this question: is there job security for a virtual career? During events, I featured virtual professionals sharing their secrets and their stories, including their families. Okay, kasama dyan, and I get tactics on how to stand out and single-handedly beat your competition, mostly people from other countries. So to go there to find out more about the Date with Freedom event, it's actually a 9-day event. So I'll give you 3 reasons why you should get the downloadable. It contains a lot of lessons from me, and I've been doing this since 2008. And here's some work from home moms. Sabi niya, thank you for helping stay-at-home moms see more opportunities and giving us the courage to pursue our dreams. So I train people how to become virtual professionals. Sabi ni Chad Goloy, who is a Suki, he's been to all my trainings. So ito yung training na inattend niya, no? ni Mike. So, VA 2013, VA 202, which is Facebook ads. Okay? Sabi ni Chad, I've waited so long for this man, I will not allow this to slip from my hand. I will, and yes, I can. If you notice, yung sinasabi ni Chad is really just attitude. If you have the attitude, you can do it. He didn't say he was talented, he didn't say he was skilled or techie, just attitude. So second reason, because the Date with Freedom, you not learn only from me, but from kapwa virtual professionals like Veya, Nina, Maribik, and Anna Christine, and their relatives, which we featured, and from Brother Jay Ugawin and Brother Bo Sanchez, who are all speakers of the events. Okay? So number 3 reason is Jampa ang lessons. It's actually 9 days of training, all in video and audio. You can take it with you, download it to your device. And it's only $14,085, which you can easily earn back pag nakakuha ka ng part-time work online. Madaling magbawi yan. Okay, 14 lang. So there's also an installment plan of $3,645 for 4 months. So that's the link. So these are the summary of the links for you to get that for the Date with Freedom. Again, this is the thing na kinuha ni ano ni Mike. But this is the updated version. This is this year's version. Ang sinimula ni Mike is 2013. Now to talk to you about the other training, the Facebook training, please note that if you take the Facebook training, dapat meron na kayong work online agad, because that is not a training for first-timers. Okay? Kung first-timer ka sa internet, hindi pwedeng mag-take ng secondary training, which is the VA 202 or the Facebook Ads course. Here it is. So Facebook Ads, that's VA 202. You go to that link and you can find out how you can learn yung alam ni Mike, which is the talent of Facebook Ads. Okay. Won't discuss much of it kasi hindi siya bagay sa mga first-timers talaga. Okay? So let's just give you an announcement before we go. Or baka gusto niyo magtanong pa kay Mike. Kung may tanong kayo, sabihin niyo na kasi 10 o'clock na. But the Virtual Careers book is going to be released next week. It's going to be during the Manila International Book Fair. And I will be there to sign your copies and to just hang around. And ano ba? Ang kailangan nyo malaman ay yung schedule, di ba? So here's the Virtual Careers book art. I want to know how you feel about this art. If you can do me a favor and type in, you're seeing these floating houses. How do you feel? Sabihin mo lang yung first impression mo. Kahit a few words, I would appreciate it. Okay? So that's very important. And so the actual launch, if you're looking for an opportunity na meron bonggang presentation, is 6 p.m. to 7 p.m. on September 20th. That's Sunday. But you'll be able to see me there during Friday, Saturday, Sunday also. Friday, Saturday, Sunday, I'll be at the Karigma booth or walking around, you know, buying books. But you can also go to the last day on Sunday after kayo mag-feast, punta muna kayo sa MOA. This is SMX, 6 p.m. to 7 p.m. for the actual launch and book signing. Now, also, you need to know that this book will also be available in the National Bookstore. Okay? Yes, nasa National Bookstore. So you can wait for that. I don't know when that will happen, but it will happen. Okay? So that's it. Sabi ni Alan Rufus, life is a game like a game of chess.
when you have to make a move, knowing which move to make comes with insight and knowledge, and by learning the lessons that are accumulated along the way. Now, before I go, or before you ask questions from Mike, just to give you an incentive, if you this is your first time, you want to get the Date with Freedom, which is the training for first-timers, all you need to do is act within 1 day. You have to get it within that 1 day, whether installment or full, and I will give you a copy of this webinar that you can put into your computer and play anytime. Put in your cell phone and play anytime you want without an internet connection. So I'll give you a copy of this webinar plus a few more bonuses. I know it will help you on your day-to-day effort. So if you get the Date with Freedom tonight, hanggang 24 hours after tonight, then you will get a video and audio copy of tonight's webinar plus a few bonuses that I will not announce. Okay ba? So yun na, parang incentive kayo to act for your freedom. Okay? So I'll give you back to Mike who you can ask until hindi siya pwede. Okay? So Mike, kaya ba? Kaya lang, Jomar. Basta lang hindi pa ako maputol sa internet connection ko. How did you get your first gig daw? Tanong ni June. How? Through Upwork. And then, nag-post yung client sa Upwork. Oddest noon. Then, I sent an application. And then, that client replied back to my application letter. Dun. Tapos, hindi nga kami nag-interview noon. Through email lang. Kasi pagkakita niya ng blog site ko, parang yung tono ng emails niya, yung mga communications namin, parang okay, hintay ka na lang. Parang okay, hintay ka na lang sa yung offer ko. Yun na lang. Hindi na kami nag-interview. Yun lang, parang pinakita ko na lang sa blog post ko anong kaya ko. Ito yung blog post ko. Okay. Am I hired or not? So parang ganyan ginawa ko. So yun. Yun yung first gig ko talaga. Yung paano ko kinuha ko yung first gig ko. Tapos yung sa second gig, application letter din, tapos blog post. May link yun sa blog post. Yung letter ko may link sa blog post ko para kung gusto niyang makita, agad yung blog post ko, yung samples ng work ko, dun. Hindi na kami nag-interview sa second gig ko din. Nag-hire na rin. Hired na again ako. Yun kabilis. Yung mga interviews ko, yung mga clients ko nag-interview, hindi nila ako in-hire. Yung mga hindi nag-interview sa akin, yun yung nag-hire sa akin. Okay ba? Okay. Excuse me. Teka, sa chat room, meron pang tanong. Sa room. Wala akong message na nakikita, Jomar, sa chat room. Tanong ni Fred Fuentes, ikaw bahala kung gusto mong sagutin, ha? How much ang pay sa first gig mo? Paano mo na-negotiate na sa client na fixed rate? Ah, okay. Basically, yung first rate ko sa first gig ko, paano ba sasabihin to? Malapit na siyang mag 2-digit per dollar. Tapos, pero yung isang pagkakamali ko ay
hindi ko sinabi yung anong gusto ko. Parang sinabi ko, parang hinayaan ko na lang siya na ano yung gusto niyang i-rate sa akin. Which is one of my mistakes, yung nagsisimula pa ako. Yun. So, yung rate, almost mag 2 digits. Yung dollars per hour. Okay, hindi ko na lang sabihin kung anong exact, but almost 2 digits. Tapos, but hindi ko ni-negotiate kung magkano, which is one of my mistakes. Yun. Hindi ko makita yung mga messages, Jomar, sa chat room. Wala na naman. Tumigil na. So we can say goodnight to everyone na. Ah, okay. Okay. So Mike, wala ko alam na Bisaya. So ikaw na lang mag-Bisaya sa kanila. Encourage mo sila. Ah, okay. Okay, so sa mga Bisaya diha, so pagkuha mo og VA, pagkuha mo sa training ni Jomar kay para na ako, nindot ni siya nga opportunity na maka-earn mo dollars pero wala sa other countries. Okay? So, yun. Okay, salamat Mike for telling us your story. Dami nang natutunan. For those na naghahanap ng notes, please type in your notes. Paste nyo yung notes nyo dito sa link na bibigay ko para everyone else can actually benefit from your notes. So we can share it to YouTube. Okay, lagyan namin sa YouTube yung notes nyo. Credit namin kayo, first name only, unless gusto nyo the whole name, okay lang. So every time we do a webinar, we're gonna put in notes na public. So you can paste your notes so we can all learn from each other. Diba? So exit na kami ni Mike. Si Nikki will be with you if you have questions, I think. Or si Jasmine. Okay? Thank you very much, guys, for joining us. Please, if you want to get an autograph dun sa libro, show up kayo for sure. Sunday, 6 o'clock sa SMX. Sunday, 6 o'clock sa SMX. Katabi ng Mall of Asia. SMX na Mall of Asia. During the Manila International Book Fair, we will be the one na nag-present. Okay, docs? So I'll see you, kung hindi kayo pwede Sunday, pwede naman Friday, Saturday, ganun. Okay, docs? I'll see you in the book fair and thank you very much. For those who naghahanap ng pre-order, tomorrow, pwede kayo mag-pre-order, okay? Salamat, Mike, for the generosity. Okay, thank you, Jin. Thank you din, Jomar. Thank you. Thank you all. Bye-bye. Bye.